तो वेलकम गाइस हमारे ट्रेडिंग चैनल कुमार चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे बेल पर मैं तो फेक डेली सब तो प्रोवाइड ना देना होते हैं देना आप उसमें मग डबल से ग्लोबल मार्केट में जाएंगे सब प्लेलिस्ट तो इस टाइम की प्लेलिस्ट ना देंगे आप जाएंगे मग ट्रेडिंग मटेरियल फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक टू ट्रेडिंग अप्रोच मैं केटी सी स्विंग ट्रेडिंग कोर्स ट्रेडिंग यान एंड यूं प्लेलिस्ट सा ग्लोबल मार्केट सो इन इंकार्ज फाइन मग डबल से ग्लोबल मार्केट कैसे मगंदे यूं आना दोनों पिनाका environment na hyper kakaiba nila. So kung siya market yung pagkakaiba ng global market sa US market, may video ko dyan sa global market playlist din. So makikita nyo lahat dyan. So start na tayo. PCI. So yung mga active din na nagtitrade, alam nyo naman na nagparoon na talaga ito. Para sa akin, parabolic ang mangyari kay, ano, kay PSE. At so niya mag-break yung 6,000 naman. So yun yung pinaka-significant point para sa akin last time. So until unless mo break yung 6,000, then saka pala hahanap ng mga potential play. Pero along this area, dahil nag-accumulate na tayo noong time na yun. So, binanggit ko rin naman sa group yan, noong time na kumukuha na ako ng mga blue chips. Okay, and sa review na nababanggit ko rin yun. So, break. Okay, breakout after breakout ang nangyari dito. So, breaking the resistance. So, currently, 6,500 yung next. Okay, until ma-fill niya yung gap. Okay, ito na yung pinaka-ano yun. Yung isa sa pinaka para sa akin makapal na resistance itong area na to. Okay? So, around 6,900 to 7. So, ito yung ano, ito yung pinaka idea nung below 6,000, masarap talaga magbank ng blue chips. So, sana nakapagbank kayo ng blue chips nung kahit dalawa, at least solid yung ano niyo, solid yung allocation niyo sa kanya. Okay? So, kay PSEI, yung net foreign na yung mga foreign na investors sila pumasok. Okay? So yan, kung papansin nyo, nagkakaroon na rin ng ano ng pag-build up ng mga volume. Although yung last 3 niya, nagkaroon ng price and volume divergence. Pero tingnan natin kung magkakaroon ba ng ano, kung magkakaroon ba ng gantong movement. Okay, since malagos na sa resistance. Okay, so nasa PCI, start tayo sa mga individual stock. Okay, start tayo sa dito. So dito telecom, na-develop ito last time. Kung nakapanood kayo ng review natin, so tingin ko kung nakapasok kayo dyan, potentially nakapag-gain na rin kayo rito kay dito telecom. Although, hindi siyempre ganun kadali. Okay? Again, trading, it takes time, experience. Lalo kailangan nyo talaga yung pinaka-real experience trading with your real money. Okay? Kasi kung hindi ako masyadong fan ng virtual, okay? Although in-encourage kayo mga nakisi mo na mag-virtual para at least ma-familiarize nila yung process. Okay? So, yung talagang trading style mo, trading setup, or trading approach, makikita mo talaga yon once na real money na yung tinitrade mo. So, in terms of dito telecom, maganda yung breakout na ginawa niya. Ang pinakagusto ko dito is yung volume build-up. Okay? Then, yung breakout niya. So, yan. Nag-break siya ng ascending triangle. Okay? But still, para nagre-resist pa rin to yung pinaka upper week ng previous resistance niya. Okay, hindi pa niya na niya pa na ano na break yan. In terms of profit taking area, itong area na to, itong tingin ko magiging profit taking ng mga naipit diyan nung nag-spike. So along the way, may mga magte-take profit diyan pa konti-konti or break even trades lang. So dapat expect natin na hindi ganun parabolic yung mangyayari, pero pag nag-spike naman ng ganyan, then pwede na agad kayo magbenta. Para sa akin. So, it's around 20%. Max around 21%. Okay? So, yun na kayo sa telecom. Maging ano tayo rito. Para sa akin, ano pa rin, set your expectations pa rin. Kasi, syempre, marami pang pwede mangyari. Kasi may papasok, may inject pa sila na 40 billion, di ba? So, tingnan natin kung bago yun or after nun, kung mag-hold ba yung price or hindi. Okay, so yun lang kayo dito telecom, Mary Mart. So yan, si Mary Mart, maganda pa rin ng ano, ang ng closing niya this week. So yun, pero nagkaroon to ng sell-off. So hindi, sell-off din ang nangyari dito. So at least 3 days, nagkaroon ng sell-off. At the peak, okay, nung umangat siya, so 9% down. But din, nag-recover din. So pinaka-good siguro dito para sa akin is nag-close siya above no resistance. Pag trinar sa weekly, so yan, mapansin nyo. Okay, breakout, then classic pullback. So maganda yung price action candle close. So I expect magkakaroon ng run pa yan sa next
next week. Okay? Pero siyempre yung ano natin, yung pinaka area of TP around 3.7 to 4 pesos, yun lang inaabang ko sa kanya. Okay, good close at the support level. Ay yung volatility niya, yung range niya is 0.13, so more or less, so magiging cut mo dyan. Kung ako ah, ito ko na kukunin yan, about below the structure. So more or less, dito kukunin yung pinaka cut point ko. Around 3.8 or 3 pesos nga mas okay. Ano na yung magandang cut na yun. So yung upside mo is 16% 4 times. So pwede mo itong ibaba at least hanggang 3 pesos. Ay, very much. So, tingnan natin kung magkano aabutin. Ayan, 7%. So, yan, good na rin yan. At least, sa psychological number yung, ano mo, yung pinaka-cut mo, magkakaroon pa ng magandang movement yung stocks. Just in any case, mag-defy ng konti. Parang buong na to ng ano eh. Initial downtrend channel. Okay, so yan. So, baka aabutin niya talaga. So, kung mag-allocate tayo, by tranche lang, maliit lang, pag nakakita tayo ng solid confirmation, saka natin buhusan talaga. ASEN. So, si ASEN, yan. Ang ganda ng ginalaw nito. So, hindi ko na-expect na lilipad agad ito ng mabilis. Sumasaway na siya sa, ano, sa movement ng index. Okay? So, breaking all-time highs. So, yung volume maganda. Yung net foreign buying, dire-diretso. So, hinirk ko rin ito sa group recently. Ito yung stock na hindi ko na talaga binitawan. Although along the way nung nagmay nagkakaroon ng mga volume spike, yung mga price spikes, nagbabawas ako ng mga position kasi maganda na rin yung gain eh. So up until now, syempre nakita naman natin yung galaw niyan, mabilis talaga. So gain na tayo kahit dito ka nakabili sa breakout na to, breakout, pullback. 19% yan, di ba? So, may mga trades din ako na kay ASEN na bumibili ako sa mga breakout and pinagawa ko ng mga solid runs at least 10% in outro agad. Like last time, nag-out ako ng around 12% pero maganda yung position size ko nung nag-average siya, nung nag-buy up ako kay ASEN. Okay? So, ano mo in-expect ko rito kay ASEN? Siguro kung short-term trade, huwag nyo muna itong pasukin para sa akin. Pero kung gusto nyo kasi, ito kasi yung pinaka-idea. Kung gusto nyo pasukin ito, i-trade to kasi maganda naman yung volume, di ba, 95 yen. Intraday nyo siya, i-trade. Kasi nga, pag EOD, yung ganitong kind of structure, medyo mahirap siyang habulin unless talaga you're buying at the support level. So, for example, ito na yung established support nyo na nag-close, okay, by this week. So, pwede nyo dali sa weekly. Tingnan natin. So, kasi pag yan, pag ganun yung mga galaw, medyo mabigat na talaga eh. So, yan. Kung mapansin nyo, ito yung pinaka-support area niya talaga eh. Ito yung una na breakout point. So, syempre, ito yung titignan ko dyan. Kung titignan ko ito on weekly, ito yung titignan ko. Kung saan siya nagkaroon ng support, yan siya nagkaroon ng breakout. Then, accordingly, dyan ko siya iti-trade. Okay, pero syempre, kita nyo naman yung galaw niyan. Ibantas na masyado. Okay, pwede yung tingnan sa FIB. Depende sa inyo. Pero kung ako personally, sa intraday ko ito titirahin kung gusto ko itong i-trade. Around 3, sakto-sakto nga, 0.38 to 0.5. Okay, so yun lang kay ASEN. Okay, PXP. May mga PXP tayo na traders. So, ito, antindi ng ginawa nito. Buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. So, ang pinaka-take ko na lang dito dapat mag-hold itong support na ito. As long as above 10 pesos yan, para sa akin, yun yung pinaka trading range. Papansin nyo naman, medyo, ano talaga, hindi na siya bumagsak, di ba? Considering this area, meron kang 15% trading range. Okay na rin. Kasi yan, ang kagandahan dito, pag bumagsak sa area na to, okay, huwag lang talaga magkabusan ng matindi, ha? Magka-cut ka na talaga agad. Kita mo na, ang laki nitong igagong gap na to, eh. So, medyo deadly yan. Kaya, ingat-ingat na pag-trade kay PXP. Okay, so JFC, ang ganda ng nilipad. So, ang dami lang ito ng blue chips. Yung mga notable para sa akin is GT Cap. Yan, JFC. So, ito yung stock na ano talaga, na pag nagkaroon siya ng rally, kala mo basura yung galawan, di ba? Kita mo naman yung mga pinaka-ups nito, yung pinaka-gain niya.
Okay, yun yung mga galawan niya, 5%. So, hindi galaw, hindi normal na galaw to ng mga major blue chips, 8%. So, dire-diretso ang angat niya. Kung ito, kung hawak ko to, nag-take profit na ako rito, sigurado. Kasi yung gantong galaw, ano yan, in a short-term basis ng blue chips, para sa akin, ano na to eh. Kumbaga, lucrative na yan, 19%. Siyempre, pag-isip na iba, hindi, angat pa naman dire-diretso. Eh, pwede mangyari naman talaga yun, di ba? Pero, siyempre, ano ba expectation mo sa kanya? Siyempre, unang-una, kailangan alam mo expectation mo siya mag-take profit. Kung you're in for long-term talaga, so, wala akong gagawin dyan, hindi mag-add ka lang ng, ano, mag-add ka lang ng position. Kasi yun doon na yung strength eh, di ba? Pinapakita niya na yung strength eh. So, pati yung ano, kung yung ATR niya, ito yung mga massive movement eh. Pag spike ng pangalawang spike, ito talaga yung point of entry. Pero hindi ko naman kasi tinitrade na. GFC. Pero yan, heads up lang, malaki siya sa resistance area. So, ang pinaka-support level para sa akin is this area. Okay? So, punta tayo kay CHP. Scroll ko muna. So, kay CHP, medyo, ano siya, medyo CHP kasi may bumagal yung galaw. Pero okay ito para sa akin kasi at least nakaroon siya ng magandang range. Okay? Consolidations. So, ayun yung lower area ng range. Yung pinaka top range niya. Kung mapansin nyo, hindi pa rin niya kayang basagin yung ano, yung pinaka range na yan. Then ang good thing lang dito is consolidating ano, above the 50% of the range. So, yun nga lang, syempre, yung volume nito medyo lumiliit na rin. 18 million na lang dito ng mga nakaraan. So, 13% price and ano, trading range para sa akin yan kay CHP. Ang trading ako dito sa area of taking profit just in case magdiridiretso yung angat niya is yung ano, itong area na to. Pwede maging liquidity week yan. So, dyan nila itatapon yung mga stocks nila, yung mga position nila. Just in any case, naka-position kayo rito. Ay, nag-buy kayo rito sa area na to kasi nag-hover naman siya dyan. 14% upside. So, yun, tinitin ako kay, ano, kay CMX. Wala ito masyadong story. Pwede mo rin sabihin na ano, upside channel, pero hindi ko kasi yung week kasi yung tinitinan ko rito as ano eh, point of taking profit talaga. Okay, pero almost perfect channel naman siya. So, pwede siya mag-spike. Okay, another approach. Pag nag-hold tong area na to, kasi siya nag-break, one week break, nag-hold, pwede mo point of, ano yung point of entry. Then yung cut mo is para sa akin yung below the structure. Okay, so below yan ang channel, trend line, and below din ang structure. Okay, so yun lang kay CHP, siyempre nickel, yung mga mining play. So si nickel yan, si FNI, nagkakaroon ulit sila ng volume, nakavolume na talaga. Okay, ito si nickel, part of ng KTC stock top picks. So kung gusto nyo mag-join kay DC Stocks Top Picks, so nagbibigay kami rin ng ano ng stock signal global and local with the fundamental and technical side consideration. So syempre hindi naman 100% perfect yung stock signal, pero past month and September to October maganda yung nag-intra natin in global market, also US market and PSE. Okay, syempre yung kay dito pa lang, dun pa lang yung pinaka matindi na ano yung naangat, pati yung kay green. So it takes time. Kasi we're focusing on swing plays kasi nga syempre mas cater talaga yung KDC swing trading course sa KDC stock top pick sa mga swing trades. Okay? So mga intraday kasi hindi tayo makapagbigay ng stock signal dyan. Pero yung mga positioning natin sa KDC stock top picks maganda yon kasi at least may swing. Yung cut loss niya talaga even considering the trading range of the stock. So kung nakita talaga yon is it means ano na yon, kumagaan na siya, reasonable cut. Okay, so kay nickel naging part 2 noon, dito pa lang eto nung nagkaroon din ng hold ng support, so diretso yan sa part ng ano yan, ng top picks yan. So the current level, ano ba yung next ko rito, so ito yung buying range ko, 3.73. okay, so hindi, wala na masyadong story dito.
napakasimple naman ng chart. Kumbaga, support buy lang. Or, pwede mo rin gawin na pag nag-breakout. Pero para sa akin kasi, ito transition na ito. Ito trade ko ito. So, transition sa area na yan. Okay, so, yun lang. Take ko kay Nickel. Medyo madaling tindihan yung chart niya. Hindi ko na iba na medyo mahirap. Like, FNI. Ito sa FNI, part 2 ng KTC top pick. So, pansin nyo, nung area, nung time na to, dito ako nagkaroon ng buying ano buying range. So nung nag-print yung dalawang red candle na to, gusto ko yung breakout. So hinintay ko na lang is yung pullback. So from that pullback, kung nakapasok ka member ka din na itinrade mo to based on the stock signal na pinrovide natin, 100% kapag TP ka na sa area na yan. Kasi ito yung max TP. Kasi ano yan, TP to open eh. Ang take ko dito. So 12% bago siya nagkaroon ng retracement. So ayun significant value kasi ayun yung pinaka ano niya, area of resistance na talaga ng time na yan, yung hindi nabasag. So diyan na rin siya nag-react. Pero solid 7% yan within dito kayo ano eh, dito natin ni-spot yan then around 2 weeks. So maganda na yan. At current level still the same buy and support. Okay, inverted the head and shoulder type of pattern yan. Yung nga lang, hindi ko gusto yung ganitong price action o dumagal yung pass ng mga buyers sa baba bridge. So, pwedeng gumalaw to 3 days, ganyan din, di ba? So, parang ganito yung nangyari. Pero ang kaibahan nito is it close holding the support level. So, good yan si FNI. Para sa atin. Okay, same. Ito. So Pacific, ito personal disclosure, discuss ko rin recently, so may position ako niya. Kita niyo naman ang ganda ng galaw, nag-hover na din, good close na rin siya today. Pero siyempre naka-position tayo dyan below 40. So the current level, okay, maganda yung support para sa akin, good buying opportunity na yan. I consider natin ito as below 45 kasi looking at the economy naman, nag-o-open na siyempre. Ilan lang ba yung airline sa Pinas? Then secondly, maraming nag-o-open na airport. Siyempre, ang makikinabang doon yung mga big airline lang. Philippine Airline and Cebu Pacific. Okay, so good to proposition. Okay, at least hanggang ma-hit niya yung fair value niya recently, which is around, nung bago siya magsak, around 90 something. So, medyo mataas yung gusto ko maging target dito kasi nga syempre pag nag-normalize na lahat, maging normal na yung price ng mga stock, it takes time pero maging worth yan. Kung ako mo below 40 or below 45 let's say, at yan 50 to 70%, okay, it takes patience, hindi yan mabilis syempre. Pero kung short term trader ka lang, might as well mag-double ka na lang sa mga mabilis gumalaw dito, MM, APX, yung mga nickel play, mining play. Okay. So yun lang guys, namin nakuha kayo. Thank you and God bless.